So bago tayo mag-start, kumain muna tayo ng agahan. Ang pinakamasarap na marinated bangus na gawa ng aking misis. At syempre dapat may kasama yung toyo at kamatis. Ay nakakatakam naman, sige na nga, mag-start na nga tayo mag-vlog. Magandang araw mga ka-best buys, and for today's vlog po tayo yung papadala naman ng ating MP3500 sa ating kliyente dito sa San Roque, Bulalakaw, na si Sir Geoffrey Madera. Okay, so bago sa aming channel, kung maaari lamang po ay subscribe niyo po ang aming YouTube, pakilike kami sa Facebook page namin and sa TikTok account po namin. So ayun po. So maaari din po kayong dumirekta sa amin, mag-text at tumawag sa aming cellphone number. Ayun po, na-flash sa screen. And ito po ang ating MP3500. Order niya po ay synthetic oil na 10W30. Tapos ito pong unit natin na 3500. I-test po natin, sir. On. So. Sigilahin. So silipin po natin kung gano'n sa kalakas kung masumo ng gasolina. So gano'n po. So yung ganyang puntak mo, kaya nyo kumusumo ng 1 liter per hour. So buksan natin ang breaker at silipin natin ang voltage at silipin uli natin yung consumption niya, no? So ubusin na lang natin siya. Saka natin patayin yung generator. And pag pinatay naman na natin yung generator, saka naman tayo mag-inspect para sa mga leak o kung ano po naging o kung ano man ang naging problema ng generator nito during sa test. So ang pinaka pinagpo-focusan natin is itong carburetor, ano? Kasi ito yung pinakamahirap kapag nag-leak. So far wala naman tayong nakita, kaya disconnect na natin yung ating linya and ibalik na rin natin. Ayan, so sa pagpapadala natin sa mga van and other forwarder, tinatanggal po talaga natin yung oil and gasoline. As much as possible, hindi po natin nilalagay yung gasoline sa tanke kapag tayo ay nagtitest, para walang matirang vapor sa loob, ano? Para pag pinadala natin, everything will be safe. Yung oil kasi na nasa makina is posibleng mag-leak along the way and makakadamage siya ng mga ibang cargo. So ngayon, silipin naman natin ang pagdi-drain ng oil. So ikaw, Ruel, kailan ka huli nag-drain ng oil? Gamitin natin yung 10mm na wrench sa pag-change oil. So yan po yung mismong outlet niya o yung pinaka-drain plug niya. Siyempre, huwag natin kalimutan ang funnel para hindi siya magkalat. At huwag din natin kalimutan, siyempre, yung container na sasalo kung ayaw natin pagalitan tayo ng ating mga asawa. Buksan natin ang oil inlet para mas mabilis yung pagbaba ng langis. At siyempre, kung ititilt natin ng konti yung generator, mas mabilis yung pagbaba ng langis. At kung walang-wala na talagang lumalabas na langis, so ito na yung time na kailangan na nating ibalik yung kanyang drain plug. So ayan, iikot lang natin. Sabi ko sa inyo, yung tornilyo lang ang iniikot, hindi yung puso ng ating mga asawa. Ngayon naman, linisin natin yung mga oil leaks sa pag-drain ng langis. So ito naman po yung ating serial number. So magkakaiba po siya sa lahat ng unit. Ngayon, wala na siyang langis at wala na rin siyang gasolina. Pwede na natin siyang i-impake. So isama na natin yung kanyang oil and mga basic tools. At ready na siyang i-impake. Lagyan na natin ang markings para may reference yung ating delivery. So hindi na po natin nilagyan ng bubble wrap itong box dahil malapit lang naman delivery. Almost 50 kilometers away lang kasi ang Bulalakaw to San Jose Occidental, Mindoro. At ito nga palang MP3500 ni Marpro ay nagkakahalaga lamang ng 12,500 pesos. At ayan nga, naisakay na natin ang generator sa van. Ang mode of payment nga po pala natin is cash on delivery. Kuya Bong, maraming salamat sa pag-accept ng cargo. Ingat po kayo sa biyahe. Heart, heart, money, money, money. Thank you mga ka-best buys. Peace out!